Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy! Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Okay, isang magandang araw po sa atin lahat, mga kakampi. At syempre, of course, eto na naman ang ating programa sa araw na ito, ang ating Talakayang Pinoy. At syempre, andito naman po tayo sa late na lolo ko talaga. Sila litrato. Sige na. Ang kulit naman ng lolo ko. Okay, magandang araw. Ha? Ayaw niya mag-isa lang. Isa lang ang mag-program. Okay, so magandang araw. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga katoto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Particular na dito sa Metro Manila. Sana po ay laging nakatuon ang inyong Facebook at YouTube sa ating palatuntunang Talakayang Pinoy dito sa Kakampi Online. At syempre, mga kakampi, sa lahat po ngayon ng mga taga-subaybay natin, marami pong salamat sa inyo sa pag-subaybay sa ating programa. Yan. So, sir, ano ba mga talakay natin ngayon? Dito sa Tondo. Ba, kanina may nireport tayo, may nagkaroon ng... Diyan ba? Diyan mo sa Tondo yun, di ba? Yung patayan ba yun? Sa Tondo? Ano yun? Yung... Hindi, may doon sa Tondo rin eh. Binugbog? Na... Isang ano na... Sa ano sila eh? Sa... Kandidato? Hindi. Nag-inuman sila ata doon sa bar doon, malapit. May bar doon eh. Taga-barangay 199 yata yung nabugbog. Di ba? Kaya naalala kita kagad, sabi ko, baka kasama si ano doon, ha? Si Paski ng bugbog, oh. Di ba? Yung mga ganon, tinama, balita natin, ha? Meron, ha? Yun. Asan na yun? Teka, saan na ba yun? yan. At syempre, magulo pa rin. Teka, ha? Saan na ba yun? Magulo pa rin sa, ano natin, sa ibang mga lugar. Diba? Magulo-gulo pa rin ng kaunti. Sa Abra, na magulo ang eleksyon, nag-atrasa ng mga kandidato doon sa Abra. Okay, diba? Kung yun, Abra Bicol. Sa Abra. Mm-hmm. Probinsya ng Bicol. Okay. Datakot sa MPA. Like, hindi, parang may mga namatay kasi, di ba? May nabaril yata doon. So, wala na. Ayaw na magkandidato. Ayaw na. Ayaw kay Garcia na isinang malaman kung anong tunay na nangyari sa Abra. Makaraang may ulat na nakarating sa kanila na pag-aatras, nag-atrasan dahil sa pakiusap ng kanilang nakakatandang elders. Yung mga nakakatanda. Mga veteranong kandidatong barangay official. At yung mga pagka-barangay councilor sa Bukay Abra, namatay kasi dahil sa pamamaril. Ito. Ako po. Inambos. Hindi. Nagkainitan kasi ano, nag-anuan sila. Nag-away. Nag-debate, di ba? Nagkapikunan. Mm-mm. Pagka ganun magulo nga. Tsaka ala ng kakandidato ron. Ayan. Babae namang angkas kalookan. Yata yun yung pinabaril eh, no? Yun, isa yun sa sinasabi. Wala dito. Yan, nag-atrasan. Bakit ka nag-atrasan? Natakot? Ganon? Siyempre, buhay mo kapalit. Ba't, kahit ba mananalo ka, ba't ka pa papasok dyan? Oo nga, kundi. Di ba? Totoo yan, totoo. Halimbawa, wala kang kalaban, nagsiatras na. Paano yung pag wala kang kalaban? Di, matik na yun, panalo siya. Ang problema, baka panunumpa niya, patay hindi siya. O barilin. Di ba? Pero kung walang humabol, yung dati ba ang uupo rin ulit? Ganun ba yun?
Hindi, magdi-declare ng special election. Ah, pero tutuloy pa rin. Oh, tutuloy pero ano na yan, ililiban na ng araw yan. Hindi sasabay na sa... Sasabay doon sa ano natin. Oo. Kasi magugulo yung schedule ng election. Pagka... Kanya magsiset ng ano yan, mga isang buwan makalipas, siset ng araw. Kung sino yung mga tatakbo ulit, ganun. Nagkainisan to mga... Alam mo naman tayo, sabi sa'yo, sa Pilipinas, nako... Eh, sa ibang bansa kasi bawal pag-usapan ng politika, bawal makipag-debate, katulad sa Canada, di ba? Bawal yun. Eh, sa atin, hindi talaga naman ang sarap. Ang sarap makipag-debate, ang gagaling natin. Eh, tsaka, masarap paro rin. Oo. Eh, nang gustong-gusto ng mga Pinoy, yung nag-debate, nag-iinisan sa tablado. Oo. Okay lang sa atin yun, normal lang. Eh, katulad yan, kainisan, barilan. Oo, yun eh. Yun. Masakit nyo kung may dalang ang baril. Buti kung bugbugan lang, isuntukan. So yan. Okay lang yun. Eh, pag may dalang baril, ako, lalaki krimen, lalawak. Ito naman yung sinasabi ko kanina. Nasawi ang isang 20 years old na estudyante makaraang pagtulungang bugbugin na mga hindi nakilalang salari sa tapat ng isang beer house sa Tondo, Manila. Sa kaya sa Tondo yan. Oo. Ito, naantalang ulat ng MPD Homicide Section na nasawi sa loob ng Tondo Medical Center ng alas 4 yung pinugbog nga. Dahil, pinukpok siya eh. Yung ano tawag doon, pinagsakan ng hollow blocks. Ako? Oo. Ang sa ulo. Baka may mga atraso nga, alitan. Tsaka nag-inuman siguro ito. Oh. Diba? Ang biktima ay nakatira sa barangay 199, Tondo. Balot yan, sa Balot. Sa Balot. Yun. At wala pa silang sinasabi kung ano na nangyari. Kung anong pinagmulan. Ha? Under investigation pa rin. Nga, hindi pa alam ang pinagmulan ng away. Basta, ano to, pagpasok niya siguro doon, alam mo naman pag nagkatingin niya ng gano'n, eh, ba? Oh, may mga personal na atraso yan. Palagay ko, Kasi kung basta naman na iinuman lang, Google Pay, hindi naman gano'n. Nasa North Bay Boulevard. Ay nga, Balot. Sa Balot yun. Balot Tondo. Ayan, alas 5 yun ang madaling araw noong October 20, ang biktima matapos nag-inuman. Pwede magkakasama sila. Hindi, kahiwala yata siya. Kasi mga barkada, mga kakabarkada, nakrusuladahan siya. Diba? Yung hindi nakainuman, yun ang ginulpi. Oo, yun. Hindi niya kasama kasi. Ayun. Kaya kailangan talaga pagka... Pero hindi pa babawal ang alak ngayon? O, bawal. Ha? Hindi pa. Hindi pa dyan. Hindi pa bawal. Hindi pa ngayon. Kailan. Pero ang baril, bawal na. Yun, oo. Yun. Siguro yan na ang alak, ibaban yan sa mismong araw ng eleksyon. Dispiras. Two days before. Oh, yun. Palagay ko mga ganun yun, di ba? Yun. Ito namang isa. Sa Caloocan naman ito sinasabi nito, yung namatay na grade 12 students. Ayan, diba? Sa Caloocan naman yon. Grade school, di... Grade 12 student. Yan, di ba? Siya ay napatay din pala to. Napag-tripan din, gano'n siya. Oo. Ito yung pinalo sa ng martilyo. Ito yun, ako. So, meron na pong person, si Daisy May. At siyempre, meron na silang mga suspect. Pero hindi pa tutukuyin dito. Tama naman. Bakit kaya niya martilyo? Ano? Ay ka, bata-bata pa noon. Great. Balagay ko, ito mga ganito. Hindi, napag-tripan ng adik siguro. Baka may kargang gamot nga yung mga nag-trip na pumalo. Oo, kasi itong mga pagka-adik-adik ang ganyan talaga, no? Diba? Tapos yung estudyante, baka gumagamit din ng droga. Kaya kilala siya. Yun. Nagkainitan. Oo, sige. Oo. At siyempre, sa Pinas naman pa rin ang usapan, pinag-igting sa pagdami ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ano ba to? Parang nagka-banggaan to, di ba? Yung sa West Philippine Sea naman to.
sa yung barko ng China, sa China tsaka Philippine Coast Guard. Oo, yung magde-deliver na naman sana ng supply. Ano, supply. Diba? Sinadya ng China siguro yan dahil... Oo. Dahil, ano? Sige, pakita nga natin. Pakita natin yan. Siguro yan dahil na... naramdaman nila matigas na ulo ng COSCA dahil makinig sa kanila. Oo nga ba, medyo may paano na sila eh. Oo. Ayan. May halatang-halata, inaabangan yun. Mm-hmm. Pero alam mo ba mga COSCA guard dati, nakadiretso pa rin. Oo nga, hindi sila... Ayan. Ito yung sa atin yata, no? Ito. Ayan. So, nagpo-formahan lang naman sila. Ayan po ay kuha ng Armed Forces of the Philippines. Yan. Mm-hmm. Yan, tinong. Oh, unti-unti na lang eh, no? Di ba? Unti na lang. Yan. Ito yung sa atin eh. Talagang didikit eh. Ayaw talaga, ayaw umalis talaga ng Coast Guard eh. Chinese. Tuloy-tuloy din itong Sa atin. Sa Coast Guard. Pero naka yan ha, nakatuloy. Yung ilan dyan nakatuloy. Nakapunta dun sa di ba? Ah, nakapag-deliver din. Nakapag-deliver din. Ayan. Di ba? Okay. kitang-kita naman, di ba? Kaya dyan medyo nag-file na naman tayo ng protesta na naman tayo dyan, di ba? Si... tumawag kagad si Pangulo sa meeting na National. Kaya medyo tingnan natin. So, patrol, ayun tingnan mo sir. Oo nga, dumidikit. Ayun, konti-konti na lang, gabalahibo na lang, di ba? Oo. Bakit kaya agresibo talagang masyado, no? Binubuli nga tayo, baka kung matakot tayo. Kamukha niyan, napag-usapan na ng Philippine Coast Guard tsaka ng Armed Forces. Sige, subukan natin kung babanggain tayo dyan o Muntik-muntikan na rin yun di ba? Well, anyways, prayer lang tayo. Huwag tayo masyadong ha? Merong isang dyan, yung manging isda, pinipigil nila, minumura sila. Oo nga. Merong... Oo. Kasi may binabasa pa ako isa. Meron ka ba nun yung manging isda, dinikita ng barko ng... Barko? Pero nagagalit siya. Di ba? Nagtatagalog pa kayo. Salita niya, hindi siya naiintindihan eh. Di ba? Hindi ko lang masabi. Hindi ko lang naiintindihan ng mga chick. kahit murang-murahe mo yan. Well, anyways, ayan ang mga buhay-buhay natin dito sa Pilipinas. Di ba? Talagang... lumaban yung isang manging isda na yun eh. hindi naman nila mabaril. Talagang malaki sagutin nila yung pagka... Oo naman. Yun din siguro, Tsaka, civilian eh. Civilian, Civilian, kaya hindi pwede. Sana, tingnan natin din yun. Well, anyways, ano nga ba ang medyo... Ano yung maikukwento mo ngayon sa amin? Sa yung, mga pinuntahan mo ngayon? Yung sa tungkol na naman sa barangay ulit dahil ang masigasig talaga itong mga partido ng barangay na naglalaban, mga magkatunggali, talagang yung nga nung kahapon, kinuwento ng apo ko na tumatakbong kagawad na dating SK chairman, tiwala sa kanya yung chairman niya, yung ninang ng nanay niya, ng mama niya, na panlaban siya sa mga kagawad na team ng pitong kagawad. Uh-huh. Paniwala yung chairman niya na mananalo siya. Uh-huh. Kaya, tsaka mas nakakaintindi nga yung bata dahil naging SK chairman eh. Ngayon, siya yung parang alala-alay ng chairman na Kumariko. Ngayon, nung magkasalubong daw yung partido ng kabila, magkakasalubong sa daan. Okay. Magaling din niya po ko, kinuwento sa akin, in-advise niya raw yung
yung ninang ng mama niya, nabatiin, akapin at pakitang ano talaga, sports, hindi sila magkagalit, ganun. Eh di, yun nga, kinuna, dapat pala nakuna ko, nadala ko yung video na ako, nailipat dito. Maganda yun, magkasalubong, inakap nung kabila, nung kumari ko yung kalaban na bakla. Oo. Hanggang sa nagsayawan pa sila. Nagsayawan. Maganda. Oh, di, kahit napakita ang tao na, na kung sabi ng apo ko rin sa chairman nila, eh, kahit na mas malo mo dyan, pakita mong yakapin mo para mga tao, yung nanonood, malalaman nila na nagkakabati kayo, hindi kayo nakagalit, di ba? O, di isang paraan nga naman na mahikayat niya yung tao na bumoto sa kanya, di ba? Kesa rin sa magsisnaban sila o ano, maninimbang pa yung mga butante kung sino kukunin. Pero kung ganun siya una nagpakita ng motibong pambati o pagbati, eh siguradong nakakapuntos siya ron, di ba? Oo, tama. At saka ano, eh, sabi nga, eh, wala nang galit-galit ngayon, di ba? Oo. Tsaka yung mga politika, ganyan, naranasan ko yan, yung walang dapat ikagalit eh. Oo, tama. Di ba? Huwag kang... magkagalit yan eh, di ba? Sa Senado, sa Kongreso, pag nando kami mga hearing-hearing, magkakatalo yan, mamaya mag-uusap naman sila. Oo. Ulit, di ba? Pagkatapos nun eh, tapos na eh. Tapos na, oo. Pagka nagkakainitan, sa sandali lang na yun na after na... Magkakausap na uli yan. Oo, after ng recess o ano. Mm-hmm. Oh, magkakausap na yun. Totoo yan, oo. Tingin lang natin kasi wala tayo rin sa loob ng sessional. Iniisip natin magkagalit talaga. Pero kung na... Ano makikita mo para tayo mga ano. Wala, nag-aawal sila. Tinan mo, mamaya yan magkasando yan. Oo, ganun, dapat ganun ng ano, mga politiko, wag nang personalin. Oo. Di ba? Yon, kaya sa mga iba. Para walang wala away talaga. Dalawang magkahiwalay 'yun na pangyayari, ha. Mm. Na may namatay. Oo. Oo, may namatay dahil sa siguro nagkainitan sa mga ano, sa mga 'di ba, siguro or nagkita, tama ka. Dapat ay kalimutan na natin 'yung medyo away-away kasi minsan depresya din eh, 'di ba? Oh, para mapipreswisyo kayo eh, dahil kung magkasakitan o kung hindi man magkamatayan, once na nasaktan mo yung tao, pe-personalin ka na nun. Iba na iniisip nun. Gaganti o ano. Ganun yung mga away ng kwan. Away sa kandidato. Kaya nagkakaroon ng patayan, eh ayaw tanggapin nung kabila yung nargabyado siya. Yung pride kasi nandiyan. Pride. Kaya kung hindi mo kaya, huwag kang humabon. Oo. Huwag kang humabon. Ganun lang naman yun. Yung, diba? Di ba sabi nga, pang mapikon, mainis, talo. Ang natatandaan diba? Ang natatandaan ko kasi, humabol din ako noon eh. Oo, kagawad. Pero na... Noong kasi, di ba, pag mataas ka sa lahat... Yung pataasan diba? Ng boto. Pataasan. Magiging, tatawagin ka chairman. Parang ganon. So, nakita ko naman, may mga presinto, siyempre, nagbabantay ka rin, may presinto naman akong napanalo ko akong labang. Diba? Pero, hindi ko isipin na pagdating doon sa talagang bilangan, alam mo yun? Sa total. Sa total, pito ka lang. Seven, ang dami kong lahi, di ba? So sabi ko, hindi talaga maganda. Hindi talaga, meron din mga ano, no? May mga hindi maganda. May mga maniobra. Kaya din ako nagulat, sabi ko, hindi talaga ito po pwede. So, ayun, di ba? Kaya nga, kaya ano talaga, yung mapikom ka dyan, mainis ka, talo ka. Dahil hanggang sa baka magwala ka o mawala control mo, di ba? Eh, ikaw rin ang masisira sa tao pag nagkaganon. Pero yun nga, sinasabi nga natin, may balita pa nga ako na mga, yung SK, di ba? Itong mga SK, baka aalisin daw sa susunod.
May mga ganun panukala sa Kongreso. Dapat talaga. Alisin kasi na bata pa raw natututo ng mag... Kurap. Kurap. Totoo yun. Bata pa, ay marunong mangurap. Oh. Hindi siya, kung hindi yung batang yun, tinuturuan siya na matanda sa kanya. Di ba? Hindi, tsaka... Yan ang, ayan, kamukha nung apo ko, SK. E di, ang laki ng budget niya. 300,000. Oh. Manta kami 300,000, isang taon. O ngayon, sa lahat ng naging SK sa aming barangay, siya lang nakita kong ginamit yung pera ng pondo ng barangay. Lahat ng... Saan nilala? Ginawa? Project? Oh, para yung ano ba, kamukha ang isang taon niya, di tatlong taon niya eh. Yung isang taon niya, dahil nagkataon yung pandemya, ginamit siya pagka-ayuda, yung pagka, pagkain, bigas, okay. Tapos yung nagpasukan, bago magpasukan na eskwela, pinamili niya ng mga notebook, school supplies. Mm-hmm. Pangalawang taon hanggang pangatlong taon, ganun nga. Ngayon, hindi ko alam, kanya lang pala nire-release yung budget niya dahil magkakaroon yung chairman. Tsaka yung contractor. Oo. Eh di yung bata maintindihan na may corruption talaga. Oo. Di ba? Kasi nung bandang huli, nakialam na ako. May marunong din to apo ko. Sumasagot sa meeting, ganun-ganun. Sabi ro sa kanya, i-hold daw yung last budget niya. Ganun nga. Oo. Ibig sabihin, may say pa rin pala ang barangay. Yung chairman, senior. Kasi diba may sarili sila? May sarili to Meron nga eh. O bakit napapakailaman pa sila doon, di ba? Yun nga, corruption. Yun. Humingi ng porsyento doon sa pera ng barangay na bata. Mm-hmm. Ba't niya kailangan pakailaman yun? Samantalang, sabi nga ng apo ko eh, ba't yung pera nila, hindi na ako binibigyan ng porsyento? Ba't siya sa akin, kinukuha na mo? Hindi yung bata marunong, di ba? Nag-iisip siya, sabi niya, ba't nga tayo yung pondo ko, kumukuha sila ng porsyento? Yung, ba't sa kanila, hindi ako binibigyan? Ba't yung sa akin? Kaya sinabi niya rin sa meeting yun eh. Alam mo, Che, sabi nga rin, kawawa naman sa inyo yung mga kabataan barangay. Mm. Yung pondo namin para sa amin. Kami, pinamimili namin para sa tao. Mm-hmm. Bakit hinihinga nyo pa kami para i-release nyo lang yan? Correct. Sa mga tuwid, pera-pera. Pera-pera lang. Kaya nga, hindi maganda. Oo. Diba? At saka sabi, magkano bawat isang, kunyari sa'yo, mga butante mo, ang gagastusin ng isang kandidato ay 5 piso daw? Limang piso. Parang hindi eh. Hindi nga, sa totoo, hindi mangyayari. Kasi hindi lang 5 piso, aabutin ang panggastos niyan eh. Sa isang tao, di ba? Mm-hmm. Sinasabi per person. Pagkain pa yan. 500. Ilan ang watcher? May watcher pa pala. Yung isang kandidato sa amin, 100 ang kanyang watcher. Tag-1,000. Magkano na yon? Kanyo, bot buying na yon. Kaya nga eh. Bot pero buying. Watcher kasi sila ipinasok. Volunteer. Ang kanya, palalabasin kang volunteer. Mm. Para lang makuha yung boto, babayaran yung volunteer na yon. So, ibig sabihin, kung 1,000 bawat isa at may 100 ka, magkano yun? Di 100,000. Yun nga. Kala ko nga pala, 100 lang, kaya ako 10,000. 100,000? 100,000, biro mo. Ang laki. Kung ang kandidato walang ganun, yung mahirap. Wala talaga. Di matatalo na. Correct. Kawawa naman, Kawawa. Samtala, ito yung gustong sumuporta sa'yo, diba? Tanda natin sa mga bumoto, ha? Kapag ang isang kandidato, walang ibinibigay na pera, sumusunod siya. Pero gusto niyang maglingkod. Gusto niyang maglingkod. Dahil wala lang kapasidad na mabumili ng boto, pero yung servisyo na siguradong maglilingkod. Yun ang sinasabi diba? Natin. Yun naman sa mga matatandang, sobra-sobra na matanda, huwag na kayong umabol. May lumapit sa akin,
hindi nga makalakad eh, kasi parang hindi ko maintindihan. Abay, ibutong parang siyang kagawad. Eh, ilang taon na siya sa nakaupo doon? Ha? Oh, ilang nga. Taon na siyang kagawad? Ilan na? Katagal-tagal-tagal na. Pag naging chairman nga, pag pumahinga eh, ayaw mapahinga, tatakbo siyang kagawad. Ah. Oh, ganoon ang ano niya pagka pagka sumikat siya, pwede siyang magano. Counselor sa sa kanilang city hall, di ba? Sa local. Sa local. Oh. Oh, tapos pagka hindi na naman balik na naman siya sa kagawad. Wala rin, di balik-balik lang. Hindi tsaka yung bato sana, yung halimbawa local election. Mm. Eh tong chairman na nakaupo o kagawad tumakbo sa local election. Okay. Dapat pag natalo doon, wag na ibalik dito sa barangay. Oo, dapat wag na. Wag na, kasi nga, ano eh, yung iniisip nila kahit matalo siya, o pagka nakachambang panalo, di tataas siya. Okay. O ngayon, pag natalo siya, wala rin siyang, hindi babakante dahil uupo rin siya sa pwesto niya ulit. Mm-hmm. O, dapat yun ang magiging batas, aalisin na. Di ba pag natalo oh, eh pero pagka matindi yung ano politika mukha nung halimbawa mayor ako ngayon tong chairman na to eh kinakalaban ako ngayon tumakbong konsyal ngayon natalo siya okay eh kung kalaban mo mayor hindi ka ibabalik hindi ka papayagang magbumalik sa chairman oo. Hindi ka papayagan. Hmm. Eh, ba't yung ganun nangyayari? Oh, oh. Pero pagka hindi niya kalaban yung chairman na kumandidato at natalo. Hindi pwede. magulo eh, di ba? Oh, oh. Well, anyway, nandito naman yung ating video ng mga isang hinarang ng Chinese vessel. Okay, tingnan natin. Ayun siya nangyayari sa ayan, ano? Ayan yun, ayan. Ito sa atin yung maliliit, ano? Oo. Oh. Sigurado yun. Ano yan yung speedboat? Hmm. Asan mo dyan yung ano, Pinoy? Ito. Ito. Yung blue. Itong isa, yung white, Chinese. Coast Guard yan eh. Coast Guard. Ay, naman, ang tapang eh. Ayan yung... Nag-abulan sila, yun. Ay, nabol niya. Sumalaban eh. Nakikipagmurahan yan eh. Ay, na. Meron na rin dito. Inaano niya, binubuli niya, pinalalayas eh. Eh, nangingisda eh. Di ba? Kala niyo ha? Oh, oh. Ito rin, ano ba itong mga isa na ito? Mga Chinese militia. Ano, yun. Ay, malaki. Chinese Coast Guard yan. Ito yung Pilipino, yung manging isda. Maliit. Yan yung sumasagot eh. Minumura sila. Abulan kayo ha? Di ba? Matulin din eh. Oo. Oo, ito ba? Maliit kasi siya eh. Di ba? Oo. Di ba? Binabangga rin niya yung bangka niya. Yung pa isa kanina, isa Coast Guard. Oh, hinahabol siya oh. Mabilis din eh, no? Mabilis din. Kala nyo, ha? Ikaw ba? Iniwan na. Nagsawa. Aba, inabol pa rin. Bumagal na. Siguro nag-uusap yung dalawang gagong Chinese Coast Guard. Hindi raw siya natatakot. Di ba? Ang tapang. Ayan, di ba? Pero yan ang Pinoy. Hindi raw siya natatakot, oh, di ba? Mm. Well, anyways, magpaalala muna tayo and then babalik tayo para sa susunod nating topic. Eh, yung ano. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban, at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort, Feel,
like home. Okay, ayan. Ang Tagaytay Gem ay pwede kontakin si Captain Lopez sa 0917-536-29. Ayan. Diba? At ito ay matatagpuan. Ang Paski, anong number? 0928-735-4919. 0928-735-4919. Okay. Yan po yung numero ko para ma-reserve ba? Kayo kung gusto nyo. Ayan. Ngayon din po naman sa ating kaibigan na may-ari niya, si Captain Lopez o si Joben. Ito po yung numero niya, 0917-535-6259. Okay. At syempre ito'y matatagpuan sa Prook 145 and Riley Road, patutong Malaki South Tagaytay, ang landmark ni Mahogany Market and Mater Dei Academy. Okay, Talmoya Cold Shampoo. Ito po ay may 11 ingredients of traditional Korean medicine, help hair grow, hair fall, and controlling dandruffs. Ayan. Ang 1 liter po is only 1,750. At ang 300 ml is only 750. Oh, okay. Kung kayo bibili, meron kayong matatawagan. Paski Natividad sa number 0928-735-4919. Okay. Ayan, Tal Moya Cold Shampoo. Next natin. Ayan. Speed hair color pala. Yan ba ang buhok mo? Doon na galing yan? Ayan, nagumamit ako ng sample na isang 300 ml. Pero nung maubos, nasa abroad na yata yung may-ari. Hindi ko malak, baka itong katapusan ng buwan. Lumakaw. Adalang ka uli. Okay. Hindi, gusto kong makita nga yung kaibigan kong manager ng club. Siya yung may contact. Kaya gusto ko personal, samahan niya ako ron para... Okay. Para makabili ka. Oo. Okay. Next natin. Ayan, ang Bayview Park Hotel Manila. It's an ideal hotel for tourists and business travelers. At syempre, ito'y matatagpuan sa panulukan ng... Rose Boulevard at saka United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Ayan. Ang Bayview Park Hotel Manila ay ma-enjoy nyo po para kayong nasa Europa. Next natin! Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Nakapagpamigay ng libreng isang box na face mask
Narito, kiba? Yun. At siguro, bakit apan? Yung, natividad apan. Eh, yung nanay niya, babae anak ko eh. Okay. Siyempre, iba yung napangasawa, apelido. Apan. Apan na yun. Hindi ba Chinese yun? Ha? Hindi Chinese yung apan? Apan? Hindi, taga Marinduque. Ah, okay. So, iba't iba rin yung proyektong nagawa. For how many years siyang nando doon? Bali, nag-extension ng 5 years ang barangay. Ah, matagal din, ano? Oo. So, yan yung mga project niya, no? Oo, mga 3 years siyang... Pang estudyante, no? Oo, yung, kasi kabataan eh. Kanya, yung pondo, doon ko nakita na andai palang pera ng SK na... Hindi nagagamit. Hindi, kinukurap ng mga naging elder. SK. O, kasi tinuturuan ng... Elderly. Ngayon, buti nga na ano pa yan, yung dating mga chairman nun eh, hindi nalalaman ng kabataan barangay yung pondo nila eh. Nayayari ng chairman yun. Basta sinabot nila yung contractor, ayos na yun. 40% ng contractor. Yun, totoo yan? Nakahiba ko ba bakit ganun? Well, anyways, talagang sabi nga natin ay dapat talaga na ayusin talaga ang mga personnel dyan sa SK, kahit sa barangay natin eh, di ba? Oo, sa mga matatandang council. Kailangan talaga, ako nga, ang hinihiling ko sa presidente,
alisin na yung pondo na yan ng barangay. Ilagay na lang sa LGU. Pag kami pagagawa, tsaka na lang sila re-request. Tapos sweldo na sila yung mga monthly. Tamang sweldo. Oo, tamang sweldo. Eh, hindi ka mukha ngayon. Hawak nila yung pondo. Mayroon pang 20% ng chairman doon sa pondo. Mm-hmm. O halimbawa, 2 million ang pondo mo, 20% noon. Mayroon mo 20% eh kung ilan libo yun. Oh, o di 200,000. Oh. O di 200,000. Ang dami sanang nakinabang noon, ano? Oo, tapos yung 200,000, susuluhin lang ng chairman. Hindi niya bibigyan yung mga kagawad. Hindi, malaking ano talaga, corruption. Oh. Samantalang, kung katulad niyo sa barangay ko, wala nang pagagawang project. Oo. Eh, nasan ngayon yung pera ng barangay namin? Mm-hmm. Yun yung questionable doon. Yun. Paano nangyari? Saan nga pupunta? Oh. Kanya, matututong magnakaw yung chairman. Dahil sasamantalahin niya yung kala niya, tanga lahat yung kagawad. O baka may mga tanga nga. Mm-hmm. Hindi siya na ko-question kung nasan yung pera, di ba? Oo. Mm-hmm. Eh, yung iba naman marunong aambunan yung kagawad niya. Mm-hmm. O yung pagka na politika, yung hindi niya kakampi, hindi niya bibigyan. Yun, oo. Eh, sana hindi ganon, hindi sana ganon. Ano? Oo. Talagang ano eh, sana nga dinggin ng ating Pangulo yung request natin. Kasi hindi naman ala namang pangkapangyarihan ng mayor sa barangay kung gusto niya. Kundi sa presidente talaga dapat binabanggit yan. Okay. Di ba? Mm-hmm. Kasi ang presidente pwede mag-advise sa Congress o Senado na ikon yung batas, baguhin. Yan. At saka i-monitor talaga maigi. Kasi may COA, meron naman din sa City Hall, di ba? Meron ganun eh. Para makita. Sige. Ha? Ang sige. Okay. Balita muna tayo. Balita muna tayo. Ayan, ito ba yung mahigit 500 tauhan i-deploy ng PCG District Bicol para sa barangay and SK election? Oh, yan yung naka-forma na sa kwan sa election. Sige. Ito yung kanina pinag-uusapan natin, ano? Mahigit 500 tauhan ng Philippine Coast Guard District Bicol ang i-deploy buong rehiyon upang makatulong sa pagtataguyod ng maayos, ligtas at mapayapang barangay Sangguniang Kabataan eleksyon. Yan. At Coast Guard ito papadala doon. Oo, yung mga... Bakit? Eh, di ba sa pang-ano lang naman itong mga to? Parang sa water, gano'n? Pero hinihingi ng tulong ng ating Pangulo yung sa request ng Pangulo para makatulong sa katahimikan nga ng barangay election. Mm-hmm. Kaya... Yeah. Eh marami naman kasi nga yung Coast Guard na bawat district ng probinsya. Meron silang mga tao talaga. Oh. Malay mo, dun idaan sa yung balota sa tupan, di ba? Oo. Ibinahagi ito ng Coast Guard District Bicol Commander na si Commodore, ano, Commandant J. Antok, CG Commodore Philip Soria sa isasagong simultaneous multi-agency send-off ceremony. Yan, ayan yun. Dama ba? Oo, yan yung... Sa Barangay Cursada, Legazpi City, Albay. Siya yung commander ngayon doon sa Coast Guard. Doon mismo sa, ano, ayan, may yung volcano, di ba? Oo. Sa bandang Albay. Di ba? Oo. Ito yung Barangay Cursada, Legazpi City, Albay. Ayan. Kasi maraming MPA nga rin dyan eh. Mm-hmm. Eh baka magkatakutan ng mga... Boboto, baka hindi, wala na nga boboto siguro. Oo.
Diba? Eh, ngayon, yung Coast Guard makakasuporta sa PMP tsaka sa Armed Forces. Yan. At siyempre, katuwang sa naturang inisyatibo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng COMELEC, pupunta rin daw dyan. AFP, PNP, BFP, pati Bureau of Fire, di ba? Oh. DepEd, DOJ, NBI, at NICA. Ayan. Oh, nag-ano ta, ang tawag dito, nag-bas-bas pa. Yung pare ng Coast Guard, yung chaplain. Mm-hmm. Yan yung tiyatawag so, na. Nasa heightened alert ang mga barang, ang PCG din, di ba? Oo. Oh. Para dito sa election na ito. Mm. At syempre, sabi nga, undas din. Sa undas. Oo. Oh, diba? Sabay na rin yun. So, sabay-sabay na. Talagang maraming, ano ngayon. Kaya, long vacation. Pero, sabi nila, ang A31, ang 31, ay may pasok daw. Diba? Ang tanong eh, sino kaya papasok dyan? Oo, nakalalo na. Medyo mga taga-provincia, ano mga magbabakasyon. Siyempre, kung isang araw lang, uuwi pa sa... Ano na yon, di ba? Straight na Libyon. Magpapile na lang Libyon. Eh, sabi naman nung isa, eh, ako per day, ako per day. O, di ba? Ganoon eh. Anyways, the Philippine Coast Guard naman will place its operating unit on heightened alert for the upcoming Barangay Sangguniang Kabataan and Undas. Hindi lang naman pala, ano, pati Undas eh, di ba, pinaghahandaan. Oo, oh, kasi halos sabay yun eh, isang araw lang yung pagitan nun eh. Mm-hmm. Kanya, para maingatan daw, hindi naman sinabing porke heightened alert, eh, magulo-magulo na sa lugar, hindi naman daw. Sabi lang nila, masigurado nila na orderly operation of seaport transport facilities. Ayan, oo. Kasi kanina sabi ko, eh, anong kinalaman naman ng Coast Guard? Oh. Diba? Yung pala, kailangan din pala yun. Lalo na siguro, dun sa mga magta-travel by sea. Mm. O, diba? Kailangan talaga, i-monitor din nila yung sitwasyon. Ay, mga nakatirang tao sa mga island. Mm-mm. Yung iba naman ay nag-island hopping, o kaya yung iba naman ay nagbabakasyon at nagsiswimming-swimming after the election. Oh, sigurado dadaan sa dagat niya, sa bangka o sa barko. So, para daw maging ang pag-travel mo by sea ay talagang peaceful. Oo. Bukod pa peaceful ang election, kailangan din daw yung mga turista na magsisipag-travel ay maingatan din nila. Oh, yun ang magandang tama. Ano. Oo naman, tama. Diba, hindi ka mukha nun dati na porque Coast Guard eh, sa dagat lang. Oh, wala na silang pakialam. Diba? Oh. Malaki din pala ang ano nila, no? Malaki pananagutan. Kaya nga, sabi nga nito, we conduct 24/7 monitoring of nautical highway routes, diba? Especially in Visayas daw. Kasi maraming tourist ngayon, tourist destination doon. Rest assured, nangangako ang PCG na iingatan niya ang maritime security safety in western and eastern seaboard including daw yung inter-island route. Our deployable response group and the PCG auxiliary will be ready for this operation. Ayan ang sinasabi ni CG Admiral Gaban. Bago yun ba si ano yun? CG? Nung turnover nung 19 ng October. Ito, pinangako niya. Na talagang mimomonitor niya 24/7 ang lahat ng mga ports. Di ba? Puerto. Mga puerto, mga island. Oy, mga puerto, mga islands, di ba? Ayan. Ito, may mga forensic naman na group. Ano naman to? PNP. PNP naman. Anto Maritime Group. Ito, ano naman ito mga to? Maritime group ng PMP naman yan. Na yan nga nagkakaroon ng questionable. Parang gusto ng Congress o ng Senado. Alisin na yung PMP Maritime. Ano kasi double function? Kasi parehong function yan eh. Ang PMP Maritime, parang trabaho rin ng Coast Guard. Eh kung walang gamit ng maritime PMP, hindi katulad ng Coast Guard. Oo nga, kumpleto. Kaya pwedeng alisin na yung maritime na PMP. O di yung mga taga... Eh mawawala naman trabaho yung mga taga PNP. Hindi, ahalo sila sa trabaho ng PMP talaga sa mga local government.
Ah, okay. Pwede yun, ibalik sila sa mga presinto, sa ano. O kung gusto nila mag-join sa Coast Guard, pwede silang tanggapin ng Coast Guard. Ganun. Eh, ano naman itong mga naka-yellow, ito, orange-orange na ito? Tingnan mo nga, ano ba yung mga naka-orange na to? Coast Guard din yan. Siya, saan na yun? Nakita ko kanina. Okay. Yung mga Coast Guard na naka-orange na ito. Oo. Diba? Ito naman, the Philippine Coast Guard, PCG, joined the simultaneous multi-agency send-off ceremony in connection with the upcoming 2023 Barangay Sangguniang Kabataan election. Ayan. Ay, yan naman, yan yung mga naka-assign naman sa mga barko. Ito? Oo. Oh, naka-orange. Oo. Yung mga naka... Coast Guard din yan. Oo, Coast Guard. Mga naka-assign sa mga barko naman yan. Once na kailanganin ng mga tao ng Coast Guard sa pagsakay sa barko, sa mga speedboat o yung magre-rescue, yan. Yan yung ano. Tutulong din sa election. Oh, ito, itong kanina mga babae, ito, itong naka-orange. Oh, yan, yung sa election din yan, yung sa mga eskwela. Ah, oo nga. Tutulong din sila doon. Oo. Oh. Dami pala ng trabaho ng Coast Guard. Dami nga eh. Nadagdagan. Dati dagat eh. Dagat lang, di ba? Pag kinala, ilangan sa Pampang eh. Pwede. Ilangan din. Asan ang Army? Tama yun sa Kwan. Sa, ano yung tawag dun? Yung pandemya, di ba, sa airport. Doon sila. May mga doktor pa, di ba? Pero ang tanong ko, anong ginagawa ng... yung katihan, eh, ba yung army? Panlupa yun, eh, di ba? Sundalong panlupa? Tama ba? Ano yung... Army. Philippine Army. Army. Sa... Ito, sa ano to, eh. Sa Coast Guard pa rin yan, eh. Hindi, tinatanong ko nga. Dahil bakit isasabak sa, ang PCG sa kalupaan? May army, eh, di ba? May pangkalupaan na ano, di ba? Mga sundalong pangkalupaan. Katihan nga tawag nila eh. Eh, kulang kasi nga yung ano, gusto ng ating Pangulo siguro, kumpleto yung Armed Forces, PMP, tsaka yung, mga mag-join na PCG para lamang kung halimbawang sa isla nga na doon may election na sa isla, di kailangan ng Coast Guard, tatawid doon yung mga DepEd o yung mga Comelec. Nabilisan. Di masisecurity nila sa dagat. Yan. Ito naman yung chain of command. Ano naman to, sir? Ito yung si Cornelio, Rear Admiral Cornelio, 2-star. Dati nasa National Capital Region ng Coast Guard. Ngayon nasa, kung naman siya, yung sa fleet. Yung siya yung mga ngasiwa ng mga barko sa buong Pilipinas. Siya yung... Walang lagayan yun, di ba? Ha? Walang lagayan, di ba? Wala. Wala na. Mga kwan yan. Parehas ng mga trabaho dyan. Ang mga magkakaroon ng matutukso lang sa corruption ng Coast Guard. Doon sa Sambuanga, yung corruption ng mga sigarilyo, mga blue seal, smuggle. Doon nagkakaroon ng corruption. Kaya hindi maiwasan dahil nga sa naalaman ko doon sa mga nadistino ng mga general, ang bantaro ng mga smuggler sa kanila, kwarta o kahon. Ano yung kwarta? Kwarta, pera talaga. Peperahin mo. Kasi para hindi mo sitahin yung smuggling. Pagkahon? Papatayin ka. Yun ang biruan. Kaya naalaman ko yung mga salitang yun. Nung yung nagretirong general na Coast Guard, nabanggit sa akin yung mga sikreto ng ano nga, kung paano natutukso yung mga Coast Guard na matitino, na hindi marunong mag-corrup, dahil nga doon sa assignment, pagka napunta ka ng may mga smuggling o mga probisyang may smuggling, halimbawa nga yung Mindanao, okay. Di mayroon yung smuggling dahil nga doon sa kalapit na tawiran lang na yung Malaysia, yung Indonesia,
Eh, doon nagtatawiran ng mga smuggling, smuggled na kalakal. Mm. Oh, eh, pag upo mo pala dyan sa pwesto dyan, sa Sambuanga, halimbawa ako yung komodoro o general, kinabukasan, pagka dumating ng hapon, umaga, darating na yung sindikato. Mm. I-offer nga sa iyo yung ano. Pera o kahon. boss, may pasabi sa atin yung boss natin doon siya, baka raw pwedeng magbulag-bulagan kayo, magbingi-bingihan sa negosyo. Oh, ganun lang sinasabi. Oo. Oh. Ngayon, ang problema po, may kondisyon. Anong kondisyon? Kwarta o kahon. Ay, kwarta na lang. Eh, kwarta talagang, ganun na nga. Talagang matutukso ka nga. Eh, kaysa patayin ka, edi, diba, makinig ka na rin sa pag-uusapan na... Pero alam mo, kawawa din talaga yung mga ano, no? Oh. Kahit ayaw nila, mapipilitan ka kung malalaking mga sindikato ito, no? Oo, oh, mapupuwersa ka talaga niyan, ano. Kaya... Ano pa mga balita natin? Eh naman to, nilalagyan niya ng ano, ng award ba yan? Ay, mga... Yung mga change of command, yan yung mga palitan, siyempre binibigyan ng parangal yan dahil doon sa na servisyong naiwan nilang sa dati nilang pwesto. O, di siyempre nakagawa ng maganda siya sa kung isang taon siya ron, kung ano yung nagawa niyang accomplishment na dapat siyang parangalan, ayun ang bibigyan siya ng parangal doon. Yun. Next natin. Ito naman, ano naman to? Yan yung turnover nga. Ah, siya na. Ito sila na ngayon. Oh. Yung magpapalitan na yan, ito naman yung mataas sa kanila sa general na mamamagitan ng pagbigay ng bandera sa gisag ng kanilang departamento, ganun. Okay. Ito naman. Ayan, yung mga isasabak. Akala ko kanina. Ah, sa Comelec yan, sa mga kasama ng mga Comelec, PMP, tsaka yan yung mga ngasiwa sa halalan. Eleksyon, doon. Ng SK, tsaka ng mga senior council. Parang talagang ang Bicol, ano? Dami, di ba? Siguro ito mga kababaihan, doon ididistino sa mga eskwelahan yan. Parang taga-payapa. Oo, mga babae, siyempre. Mababuan yan eh. Ngayon yung sa labas naman. Ito si CG Commandant, Gaban. Oo. Siya ba? Yan? Hindi yata. Sino to? Pinili ba yan yung 3-2, ano yung 4-star eh. 4-star to, sino to? Ayan, yan si Gaban. Ayan. Ayan, oo naman. Okay, sige. Ayan, si Vice Admiral Gaban is the 30th PCG Commandant. Ayan, diba? Next natin. Ito, ito yung Comelec. Nandyan din, ayun oh. Si Garcia. Si Garcia, Ito nung pumasok, ang daming bawal. No? Ayan, pati K-9 unit ng Coast Guard. Sama na rin. Dami sila, no? Active na active talaga PCG, no? O, kaya nga tuwan-tuwa kahit na si Digong at saka si Marcos Jr. talagang sinusuport na ng gusto yung Coast Guard, eh. Actually, meron palang binili niya si Bongbong na dalawang aeroplano. Tsaka barko pa ata, meron siya. Tsaka apat na barko. Diba? O, ngayon, meron daw 20 speedboat. Yun, ginagamit na ngayon yung 20 speedboat. Pero yung barko tsaka aeroplano sa December daw darating. Yun, next natin. Ako, galeg, congratulations! Ayan, si Garcia. Sa Comelec po yan. Nek, ano sinasabi niya dyan? Siguro nagbibilin siya, no? Ay, humingi siya ng suporta sa Coast Guard.
saka sa PMP, sa Armed Forces. Ito sa PMP to, si ano? Four star yan, sir. Siya yung chief of PMP natin, si... Acorda? Okay. Next natin. Ito, kabuuan ng PNP. Yan, madami rin. Nandun na sila? Nandun sila o nag-aayos pa lang dito? Hindi, naka-prepare na yan. Siyempre, para i-deploy. One day before, palilipa rin yan. Ito naman si DND, National Defense. Ang bossing nito, si Secretary? Ayan yung, ano yung pangalan yan? Gerlan, si Gerlan. Ano apelyido? Gerlan. 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 Ayan, dami. Ito ang mga kasundaluhan. Mga army. Yan pala, may army pala. May army din. May MBA pa nga. Tsaka DepEd. Ay, oo naman, may DepEd. Para nga sa loob ng eskwela niyan. Diba? Next. Marine? Maritime nga. Maritime Police. Ayan. Talaga nagbibigay na sila ng mga command, di ba? Parang napapansin ko na ano, no? Parang pinag-anuhan talaga yung ano, bandang Bicol. Pinagandaan, no? Pinagandaan, dami. Andun nga kasi yung ano eh. Andun yung malakas na pwersang MPA. Kaya pala busy rin ang mga Air Force. Air kaya Force. Kaya wala kaming programa sa kabila. Baka nandyan nga din yung mga yan eh. Diba? Ito naman si... Pimpian, Bannister. Ano to? Francisco? Okay, next. Francisco ba apelido? Opo. Brigadier General. Okay. Ayan na. May mga seremonya talagang ginagawa, no? Hanggang sa pagbabasbas sa ating mga kasundaluhan at sa lahat ng sasama at sasabak para dito sa election na ito at para sa undas na rin. Yun. Siyempre. Okay. Next natin. Ito naman isa, Korean drug smuggler arrestado ng BI. Tingnan nga natin yun, Ben. Yan. Mga Korean drug. Okay, next natin. Pero alam mo, hindi mo wala talaga droga. O yan. Ito'y Koreano talaga. Si Choi San-hyuk. Choi San-hyuk. Yan. Siya, violation of Article 58.1 of the Narcotics Control Act of the Republic of Korea. Undesirable at saka undocumented pala yan dito sa atin. No? Oo. Yan. So, siya ay droga ang kaso. Sinaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration ang isang South Korean national na pinaghahanap ng otoridad sa kanilang bansa dahil sa pagiging miyembro nito ng Big Time Drug Syndicate at nagpupuslit ng mga illegal na droga sa Korea mula sa Pilipinas. Ano? Paano yun? Droga sa Korea mula sa Pilipinas. Baligtad. Tayo sumusuplengis. Kinikilala ni Immigration Commissioner Norman Tan Cinco ang naturang dayuhan na si Choi San-hyuk, 56 years old, na inaresto sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Lahug, Cebu City. Yan. Sa Cebu pa yan, sa Lahug. Ayan. Okay, huli siya. Papa, pag ganyan ba, ipapauwi na yan, ano? Ibabalik sa deport. Korea o i-deport. Hindi naman, kaya nga, kung doon sila masisintensya ng korte. Para... Alam mo, ito daw pala ay high profile na fugitive. Diba? May mga kaso na talaga siya sa bansa nila. Kaya dito nagtago sa Pilipinas na kung saan mula dito, padala naman niya doon sa Korea yung mga droga-droga, ano? Diba? Siya yung representative dito siguro. Konektado ng drug lord dito. Okay. At ngayon, ang BI may bagong tanggapan sa Cabanatuan City. Bureau of Immigration, meron ng bagong opisina.
Oh, sa Kabanatuan. Ayan, sa Kabanatuan, pinasinayaan ng Bureau of Immigration ang bagong tanggapan na ito na matatagpuan sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang naturang bagong opisina ay bahagi ng programa ng ahensya na ilapit sa publiko ang serbisyo ng Bureau of Immigration. Yan, sir. Eh, nalagyan pa yata sa mga mall eh, para... Oo, para mas dire-diretso. Eh, kulang nga sila sa tao daw, sabi. Oo. Pero yon, baka may mga ano dyan na gusto mag-apply dyan. Mag-volunteer kaya, no? Diba? Oo, may mga... Pero makuan din eh, mahigpit yung mga requirements nila. Ay, oh, siyempre naman. Kailangan college graduate eh. Kaya siyempre talagang ganun. Hmm. Nabatid na ang naturang BI office ay matatagpuan sa second floor ng Robinson's Townville, Kabanatuan, sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. So ayan, unti-unti na lahat yan, maglalagay ng iba-iba, di ba? Oh, so mga... Lilipat na rin ang BI eh, alam ko eh. Bandang makapagal daw lilipat itong mga to eh. Ah, yung bagong building. Oo, yung bagong building. Oo nga naman, si Pipay dito eh. Parang babagsak na yung opisina eh. Masyadong luma na yung sa Intramuros. Diba? Ayan ang mga kabuuan ng ating balita sa araw na ito. Ano? Magpaalala muna tayo. Ha? Ay, NCRPO. Oh, NCRPO, meron? Meron akong dapat samahan. Ang post fishing season. Elite Club Pinoy. Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban, at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Okay, at siyempre ang Tagaytay Gem in Tagaytay City ay matatagpuan sa May Enrile, Waprock 145 Enrile Road, patutong Malaki South, Tagaytay City. Ang landmark nito ay malapit po yan sa Mahogany Market at Matirday Academy. Ang telephone number na inyong matatawagan para matawagan si Captain Lopez ay 0917-535-6259. 0917-535-6259. Okay, at paski natibidad naman para sa inyong mga booking. 0928-735-4919. Ayan. 0928-735-4919. Yan po ang inyong katotong Paski. Yan po ang Tagaytay. Next natin. Dire-diretso mo. Okay, atin ang Talmoya Gold Shampoo. Ito may 11 ingredient of traditional Korean medicine para tumubo ang buhok ninyo. Mawala ang dandruff at siyempre magkulay-kulay na rin tayo. Ang 1 liter is only 1,750 and 300 ml only for 750. You can call Paski Natividad 0928-735-4919. Mm-hmm. 0928-735-4919. Okay, next natin. Yan yung ano, para pag tumutubo. Yan. Pa after 5 days, ayan. Before, after 5 days, after 12, ayun, may buhok na siya. Kapareho nung kay Paski, no? After 3 months, yan. Oh, after 3 months, ayun na. Oops, malagu-lagu na. Hindi kaya Makati yan? Hindi naman. Next natin. Malamig nga eh. Malamig. Okay. Ang ating Bayview Park Hotel Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. Ito ay matatagpuan sa panulukan ng... Rojas Boulevard at saka United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay. At ito ay malapit po sa... Ito po ay malapit sa... Katapatan ng... katapatan ng building ng U.S. Embassy. Sabi mo UAE. U.S. Embassy. U.S. Embassy. Yan. Next natin.
meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you need. For excellence and for leadership. I for integrity. T trustworthy. E for empathy. I'm proud. Imposible sa elite nagiging posible. In a world where connection and community are paramount, Elite Club Pinoy stands as a beacon of hope and empowerment for Filipinos across the globe. Committed to social responsibility and community development, this non-government organization, NGO, brings together like-minded individuals who share a common vision of creating abundance within their community while uplifting their fellow countrymen. Through business referrals, training, and support, Elite Club Pinoy aims to transform lives. Elite Club Pinoy has a mission to a global reach and to support 1.83 million overseas Filipino workers in over 75 countries and their businesses. Elite Club Pinoy visions to stands as the world's leading business referral organization that strives to empower OFWs by helping them establish and grow their own businesses in the Philippines. Their slogan, "Your Way Back Home," encapsulates the dream of many OFWs to return to their homeland and build successful enterprises. Elite Club Pinoy was founded by Sonny Moggs Angeles, driven by his love for OFWs and his commitment to their success. The organization works closely with the Overseas Workers Welfare Administration, OWWA, of the Philippines, providing active support and resources to members. With the guidance of Elite Club Pinoy's core members, individuals receive the training, structure, and technology needed to excel in their businesses and surpass their goals. In addition to supporting OFWs, Elite Club Pinoy also assists business owners who have well-established systems by offering their franchises to aspiring entrepreneurs, including OFWs and others seeking business opportunities. This approach allows individuals with limited knowledge and resources to venture into entrepreneurship with the support and guidance of experienced professionals. Elite Club Pinoy serves as the bridge that connects these business opportunities with motivated individuals, enabling them to create their own path to success. Elite Club Pinoy embraces the spirit of Filipino culture and community. The organization proudly collaborates with Filipino politicians and celebrities who share its mission and vision and serve as ambassadors of joy and unity, bringing happiness and a sense of home to OFWs. By fostering this connection, Elite Club Pinoy helps create an environment where OFWs feel supported, appreciated, and uplifted. At its core, Elite Club Pinoy is a member-focused business referral network that thrives on collaboration and relationship building. By becoming a member, individuals develop lasting connections with like-minded professionals, create opportunities through referral marketing, and enhance their business skills. As an Elite Club Pinoy member, individuals contribute to an organization that generates more income and prosperity for every Filipino, regardless of their location. Elite Club Pinoy represents a powerful force for change, bringing hope, prosperity, and a sense of home to OFWs and communities worldwide. With its unwavering commitment to social responsibility and community development, Elite Club Pinoy empowers Filipinos to transform their lives and make a lasting impact on their communities. By joining this transformative movement, individuals become part of a network that nurtures growth, fosters prosperity, and creates a brighter future for everyone in the world. Elite Club Pinoy believes in the saying, opportunities are never lost.
someone will take the one you miss. Okay, at syempre may naiwan pa tayo isang report, isa na lang. Sige nga, tingnan natin kung ano itong report na ito. Wala sa akin eh. Okay. Si Commandant Gaban pa rin yan. Ah, yung okay. Turnover niya noong 19 October. Okay, itong October 19, nagkaroon ng turnover na. So, dahil birthday niya noong panahon na yun. Oh, birthday naman ni retirement admiral. Pag birthday, ito yung retirement ano age na nila kagad. Yun ang ano, yun ang palatandaan ng ano, pag-retiro. Okay. Sige. Kasi yung isang litrato, dalawa pa yung litrato dyan. Isa pa, be. Yung sinasabita ng... Ha? Pinakita na kanina yan. Ayan. Ayan, yung bago... Ayan, bago... Nung mag-turnover na, yung siya na yung... Si Admiral Gaban na yung sasama sa parada. Ayan. Ayan yung... Sinasabitan siya ng dating... Ilang stars niya dati? Three stars siya. Okay. Ngayon, four star na. Yun? Mm. Okay. Full-fledged sa admiral na. Mm-hmm. Ito sa kanan, si secretary ng DOTR, ng Transportation Communication. Siya yung isa sa nagsabit ng medalya o ng... four-star rank bilang admiral. Okay. So, ayan. And congratulations, siyempre. Congratulations, Admiral Gaban. Commandant Admiral. Tama ba? Ronnie Admiral Gaban. Philippine Coast Guard Commandant. Yun. At siyempre, bago tayo magtapos, may mga babatiin ka. Batiin mo na po. Yung mga kwa natin na mga grupo-grupong Rotarian. Ano 'yon? 73 ano nga ba 'yon? 3810. Nabati ko po yung mga Rotary Club, yung mga past president namin sa Rotary International District 3810. Yun po yung tropa namin na President 101. At yung ating sinasaniban na ngayon na Rotary Club of Manila South. Rotary Club of Manila South. Ang aming pong bagong pangulo diyan ay si Attorney Shane. Attorney Shane, president ng Manila South. Rotary Club of Manila South. Mm-hmm. Ang ating pong mga kasama rin sa Philippine Coast Guard Auxiliary at ang Philippine Coast Guard. Binabati ko po kayong lahat, lalo-lalo na sa ating bagong komandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill L. Apan. L. Gaban. Gaban, ikaw Apan, si Kagawad yun eh. Si, kasi magkatugma ng ano eh. Gaban yung Gaban. Isa. Tapos Apan naman yung isa, di ba? Okay. Magkatinig. Oo. Sel, so binabati natin ang lahat ng mga katropa mo, kumbaga. Yung sa Eagles. Philippine Eagles Club, Manila, South Aduana. Yan naman yung Philippine Eagles Club na sinasabihan natin. At ang Elite Club Pinoy, ng ang founder president na si Sunny Moggs Angeles. Boss, yung mga tawag namin sa mga elite club Pinoy ay puro boss. Boss lahat. Walang mahirap, walang mayaman, puro boss yan. Mm-hmm. Okay, meron pa bang babatiin? Yun na lang isa ko natin, mga ospital. Okay, at syempre binabati ng lahat ng mga taga Manila International Airport, yung MIAAN na tinatawag. Like yung OIC, Office na of the General Manager, Mr. Nemencio B. Bawalan. OIC Intelligence and Access Management Department, concurrent OIC, IAMD, and MIAA, Manager Past Control Division, Miss Cynthia Albiola. Ang staff, God bless you po sa inyo lahat mga katoto dyan sa MIAA.
Yan, Manila International Airport. At syempre, of course, ang paborito nating ospital. Ang ospital ng Maynila Medical Center. Walang iba kundi si Dr. Carl Oliver Lucky. At lahat ng mga staff niya, mga magaganda. Katulad ni Miss Ann Generosa and all division department head. Sa lahat po sa inyo, God bless po sa inyo lahat dyan. At syempre, yung XIP, X-ray, intelligent, ano, sir? Sir? Sa X-ray inspection project. Yan, X-ray inspection project. XIP. Yung XIP, BOC, POM, Gerald Del Rosario, at ang kanyang assistant chief, si Bina Ann Camara. Yan, di ba? Tama. Okay, at siyempre sa Pag-ibig Fan, Head Jesusa G. Naming Intramuros Manila Branch. Pag-ibig Fan, Amado Dalmacio, Caloocan City Branch. At siyempre, God bless din po kila SSS Dr. Carol Lara, Head Medical Binondo Branch. Ang staff, Rosette Ivanez, God bless you po sa inyo lahat. And hi to MH District 1. Manila Health Department, District 1, Head Dr. Army Bianzon. And Manila Head Health Department, District 3, Head Dr. Romy Cando. Sa inyo pong lahat, lahat ng binati po ng ating katotong paskinabital na nabidad na tuloy. Natibidad. Parang bigay na kagad, ano, di ba? Yung, ang tawag sa kanta na yun? Bilis ang bigay. Okay, at usapang Dabarkad. Seto, lagi dito si Paskin at Ibidad din. Mga katoto, gusto nyo masarap na kainan. Sibug, mag-aliw at mag-relax habang kayo po ay nakikinig sa ating acoustic music. Acoustic. Punta na kayo. Punta na kayo dito sa iTap View Cafe Restaurant. Ito'y matatagpuan, sir. Saan? Sa fourth floor. Roof deck Intramural Building sa 706 Escuela Street, Intramuros, Manila. Ang sabi nga, let's eat and enjoy. Katapat ng ano? Ng Manila Bulletin Publishing House. Mm-hmm. Yung opisina ng Manila Bulletin. At saka katabi din ng Manila Science High School. Yun, oo. Mm. At syempre, mga katoto, medyo nag-overtime na naman po tayo. Kaya nasa inyo na po. Mahina. Mapagpalang Ama, Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa inyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayan Pinoy. Sana'y manatiling gabayan niyo po kami at iligtas ngayon at sa abang panahon, nais mong ipagkaloob sa amin. Mapagpalang Ama, sinasama namin ang lahat ng ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Walang tagumpay na makakamtan, mga katoto, kung hindi walang tagumpay na makakamtan kundi pagsusumikapan. Ang lahat ng ito, mga katoto, sinasama namin sa iyo, Diyos sa masalangit, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Sa pamamagitan po ng musikang inyong naririnig, ako po yung lingkod Penny Kudoymus, nagpapaalam po at sa ngalan po ng ating inyong katotong Paski na Tibidad, sana po'y manatiling nakaturong kayo sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Paalam po!